Magandang araw muli. Pag-aaralan naman natin ang mga uri ng pangalan. Una ay ang konkreto o tahas. Ang konkreto o tahas ay tumutukoy sa mga material na bagay na nakikita, nahahawakan, nalalasahan, naririnig at naaamoy. Katulad na lang halimbawa ng mga larawang nakikita nyo sa ibaba. Ilan sa mga halimbawa ng konkreto o tahas ay ang mga sumusunod. Aklat, baso, bulaklak, sando, serbetes. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng konkreto o tahas. Ang di konkreto o basal naman na pangalan ay tumutukoy sa mga di material na pangalan. Ito ay mga ngalan na tumutukoy sa diwa, kaisipan o ideya at damdamin. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagpapahayag ng damdamin. Katapatan. Ito ay nagpapahayag ng isang katangian. Kalungkutan. Ito rin ay nagpapahayag ng damdamin. Kalakasan. Ito naman ay tumutukoy sa katangian. Katalinuhan. Isa pang katangian ang tinutukoy nito. Tandaan na ang basal ay di material na pangalan. Pangatlo ay ang lansakan. Ito naman ay tumutukoy sa isang kalipunan o karamihan. Katulad na lang halimbawa ng mga sumusunod. Kilo. Batalyon ng sundalo. Kumpol o bugkos ng ubas. Koponan ng isang manlalaro. Klase ng mga mag-aaral. Tandaan lamang na ang lansakan ay tumutukoy sa karamihan. Muli, ang mga iba pang uri ng pangalan ay ang konkreto o tahas, ikalawa ay di konkreto o basal, at ang ikatlo ay lansakan. Nawa ay natutunan ninyo ang iba pang mga uri ng pangalan. Ngunit bago tayo magwakas ay nais kong basahin sa inyo ang talatang ito. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Santiago 1, talatang 5. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli!